Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Muli. At yun tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Banat Kabayan TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, OMG Itbulaga, GMA7 kumanta na, TBJ harap-harapang nilang paso, alusos nagsisi, talo sa kaso. At yun, play na natin kung wala naman ito. Ang GMA7 at ang halusos, ang may-ari ng Tape Incorporated Company yan sa Itbulaga. Hirap na silang magpaliwanag, hirap na rin silang maka-recover or makakumbinsi ng mga followers, supporters ng Itbulaga ni Tito Vic Enjoy. Kaya ako sinabing hirap na sila kasi kahit po anong paliwanag, majority ng mga followers sa 4 na dekadang mahigit na supporters ng Tito Vic Enjoy ay hindi po nila makumbinsi. Nasa isip at nakita ng mga followers na may pagkukulang ang GMA7 at ang mga halusos. Kaya ho, nag-resign or umalis na sa programa ang Tito Vic Enjoy. Alam nyo, kaya ko sinasabing sabihin na natin natalo sila o hirap na sila kasi wala na silang magagawa eh. Umalis na po. Lumipat na, katunayan, anytime. By July, mag-uumpisa na ang Tito Vic Enjoy sa kabilang network. Kaya dahil dyan, ang tingin ko, talo na ang GMA7, talo din ang mga halusos. Kasi hindi na yon babalik sa kanila. Diba? Ako, kung na, ang tingin ko rito, kung naagapan at naging seryoso, naging neutral ang mga pag-uusap, palagay ko, hindi ho mangyayari ito. Hindi naman ho ganun ang personality ng Tito Vic Enjoy sa pagkakilala ng taong bayan dito at sa buong mundo na basta na lang aalis o magpapaalam kung walang malalim na pinanghuhugutan. O nakita nilang may malaking problema ang kanilang company at higit sa lahat ang kanilang karera kung hindi sila aalis o mag-resign. Tama. Diba? Kaya ko ito pinapaliwanag kasi ang mga halusos ngayon, maraming paliwanag, may maraming interview. At sinasabing hindi totoo na sila ay nagtanggal ng tao, magbabawas ng sweldo, at lagi nilang pinaninindigan na lugi. At malaki daw ang gastos ng Itbulaga, kaya kailangan baguhin. Yan ho ang laging sinasabi nila. Na malayo dun sa mga sinasabi ng Tito Vic Enjoy, lalo na si dating Senador Tito Soto na siyang spokesman at manager ng Tito Vic Enjoy na hindi nalulugi dahil malaki ang kita. Maganda ang rating ng Itbulaga. Maraming sponsor. Okay? Yun ho yung mahirap ipaliwanag ng mga halusos. Sa side naman ng GMA7, kahit ngayon inipapaliwanag silang neutral-neutral sila, pero ngayon lang nila sinasabi dahil binatikos na rin sila ng mga followers ng Itbulaga at napaka-negative ng mga ng response ng tao laban sa kanila dahil hindi naman nakitaan sa unang araw na sila'y merong malasakit or nagmalasakit sa talent ng Tito Vic Enjoy. Kaagad na sinabi, internal problem yan. Hindi kami makikialam dyan. May kontrata sa amin ang tape. Yun ang aming susundin. Yun ang statement nila eh. Diba? So, doon sa statement na yun, maraming nagalit, maraming nag-isip na, teka muna, walang malasakit. Itong GMA7, sa 28 taong nag-broadcast na programa ang Itbulaga under Tito Vic Enjoy na kumita naman ng malaki. Diba? O ngayon, dahil nga may mga batikos, nagpapaliwanag sila, ganito-ganito, hindi na matanggap. Kaya inuulit ko, talo na sila. Hindi nila makare-recover. Hindi nila mababawi ang Tito Vic Enjoy. Dahil nga nakapirma na doon sa kabila. Magsisimula na sila. Yun po yung sinasabi kong pagkatalo nila. Ngayon, hanggang paliwanag na lang sila ng paliwanag. Ang problema, hindi naman paniwalaan ng tao. Dito ho sa show business, ang mahalaga dito ay followers, viewers, supporters, mamamayang Pilipino. Kasi sila ang buhay ng isang TV program. Pag wala yung viewers, walang nanonood, walang kwenta ang program. Tama. Pag sila naman ay nandyan, kahit anong mangyari,
Yan ang kailangan. At nakuha ng Itbulaga na natili at mukhang dadami pa. Dahil sa tingin at pakiramdam ng mga nanonood, underdog, nargabyado, naging kawawa ang Tito Vic Enjoy. Dahil nga noong May 31, pumasok sila off the air na. Hindi na sila pinaprogram na wala man lang abiso. Yun ang hindi magandang ginawa. Kaya kahit anong paliwanag ng mga halusos ng tape management ng GMA7, kumbaga sa basketball, natambakan na kayo sa dami ng followers ng Tito Vic Enjoy. Mm-hmm. From first quarter, second quarter, third quarter at fourth quarter, kung sa basketball, lahat nakuha ng Tito Vic Enjoy yung lahat ng quarter. Mm-hmm. Tinambakan kayo hanggang sa huli. Tambakan na sila ng Itbulaga sa dami ng Tito Vic Enjoy, sa dami ng supporters, sa dami ng followers, sa dami na naghayag ng suporta. Kaya naman tuwan-tuwa yung tatlo. Kahit na nakapahinga sila ngayon, umaani sila ng maraming suporta. Mm-hmm. Hindi yun makukwenta sa pera. Mm-hmm. Mas maganda ang feeling nila ngayon dahil marami silang supporters kahit off the air pa sila o wala pa silang trabaho ngayon. Mm-hmm. Yung suporta, hindi ho yan mabibili. Yun ang pagkapanalo ng Tito Vic Enjoy. Ito naman, Halosos Tape at MA7, naghaharvest sila ngayon. Naghahanap sila ng suporta kasi meron silang bagong grupo na nag-take over sa Itbulaga na ang daming baser, hindi tinatangkilik, binabanatan pa. Yun ang napakahirap. Kung sa basketball, hindi lang yung management o coaching staff ang may problema, ultimong yung players, yung kanilang inilagay dyan na nag-take over ng show, hindi tangkilikin na ganong katindi. Na binanonood pero hindi ganong karami. Bagsak nga yung rating, di ba? Mm-hmm. Kaya hindi rin tatagal yan. Maniwala kayo. Hindi rin tatagal kung ganyan. Kawawa yung mga kabataang artistang nandyan. Sabi nila, trabaho lang. O sige, trabaho lang yan. Pero nakataya ang credibility dyan. Yan nga po yung malaking problema. So, sana itong nangyaring ito, hindi naman tayo nagmamagaling at ang channel na ito, maging aral ito. Importante po ma-establish at maging matatag ang employer-employees relationship. Pag naglamangan yan, tapos yung empleyado ay mataas ang personalidad, kilala, sikat, tinatangkilit, mabigat na kalaban niya. Pag iniwang kayo ng employees, iiyak ang employer. Dahil yung employees na Tito Vic Enjoy, eh, may market, may follower, supporters, yun po. Kaya nihahalimbawa ko na dapat patatagin, dapat sa marami mga producer, management, nag-handle ng mga program, alagaan nyo ang mga talent nyo. Mm-hmm. Palakasin nyo ang inyong relasyon. Dahil itong nangyari sa Tito Vic Enjoy at Itbulaga at yung mga nabanggit ko pa, after 44 years, maniniwala ba tayo ang mangyayari ito? At yun nga mga kabalita natin na kung saan ito nga kaugnay nga to sa Tito Vic Enjoy at dito nga kalalusos na kung saan talagang sinasabi rito yung pagkatalo ng mga halusos sa Tito Vic Enjoy na kung saan nga mga kabalita natin hirap nang magpaliwanag syempre sa tao itong mga halusos. Napakalaking sayang ang binitawan nga ng mga halusos o ng tape nga at syempre ng GMA7 sa paglipat nga ng Big 3 yung nga ng Tito Vic Enjoy na kung saan talagang malaki ang dinadala nga pera o kita nitong tatlo no na Big 3 yun ang Itbulaga na kung saan nga sa pagpalit ng mga ilang mga artista sa kanila talagang yun yung umaani ng pambubuska o yung pambabash nga at pambabatikos sa kanilang show. Talagang hindi tinatanggap at kinakagat nga yung kanilang mga ginagawa. Na kung saan nga mga kabalita natin may manood man o may kumagat man iilan na lang. Hindi kagaya noon na talagang full pack at talagang napakaraming nanonood at talagang sinusubaybayan sa pananghalian ang Tito Vic Enjoy. Ngayon wala na nga dyan tila ba yung rating at yung talagang sponsor at yung mga ads ay talagang maglilipatan rin dito sa TV5 na kanilang nilipatan ng Tito Vic Enjoy.
Diyan sila magsushow at talagang inalalapit na yan, mga kabalita natin. At tingnan natin kung anong mangyayari nga diyan sa salpukan ng dati nilang istasyon, ngayon sa bagong istasyon na nilipatan ng Tito Vic and Joey. Yung buong suporta nga ng mga solid dabarkad, so yung mga manunood ng Tito Vic and Joey tuwing tanghali eh, talaga bang sasamahan o talaga bang pupuntahan? Pero sure yan, makakabalita natin siya. Sapagkat yung mga solid Abarcads at yung mga solid Tito Vic and Joey at solid It Bulagang original eh talagang eh, yun at yun pa rin ang hahanapin ng pananghalian nila. At ito nga ang mangyayari sa mga halusos eh, talagang magbabawas at magbabawas ng pababa ang kanilang rating o yung kanilang dinadalang palabas na It Bulaga na bago, na kung saan yung mga ipinalit sa Tito Vic and Joey eh, talagang yun ang magiging kawawa, yun yung mga magiging biktima dyan ng pangalalait at kung ano-ano pang masasakit na salita nga mula syempre sa mga solid Dabarkads na nanunood nga ng Tito Vic and Joey dahil nakasanayan na nilang manood dyan sa GMA 7 ng pananghalian o noontime show na yan. Subalit nga ngayon lumipat na itila ba eh, puro pambabatikos na ang inaani nila talagang eh, maraming masasakit na salita ang tumatama nga dyan sa bagong It Bulaga. At talagang yung rating at kita eh, talagang eh, mas bababa pa. Paglabas syempre nitong Tito Vic and Joey dyan sa TV5, malamang sa malamang eh, dudumugin ng commercial at ng sponsor itong tatlong big three yung ngayon ng TV5 na at hindi na GMA7. At yun lamang mga kabalita natin, okay na lang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay, pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Banat Kabayan TV, subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang yun WB, hanggang sa muli natin magkikita mga kabalita.